Yo, what's up guys? It's Asiatic for Asiatic TV. Welcome back. Today, pag-uusapan natin kung bakit napakasikat ng halaman na to na tinatawag nilang Monstera Deliciosa or Swiss Cheese Plant. So stay tuned, it's coming right up. Kain muna ako ng Swiss Cheese. Okay guys, tapos na akong kumain ng Swiss cheese, tapos na akong magmerienda. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang mga Swiss cheese na to or Monstera Deliciosa. By the way, hindi sila galing sa Switzerland. Actually, ang mga halaman na to ay galing sa South Mexico. These are tropical rainforest na plants. Bakit nga pa sila napakasikat? Nakikita mo lagi sa Instagram. Sa mga t-shirt, sa mga print, sa mga poster. Logos, super sikat ng Monstera Deliciosa. Bakit nga ba guys? So mainly dahil sikat sila because of the look, especially yung leaves nila. Sila ang isa sa mga uri ng plants na meron silang butas-butas ang mga leaves. Ito ay natural sa mga plant na to. Hindi siya sira or hindi siya napunit or something. Actually ito guys, ang mga butas-butas na to may purpose siya sa tropical rainforest na tinitiraan nila or yung habitat nila. So normally pag umuulan, malakas ang ulan, dahil nasa ilalim sila ng canopy ng mga malalaking mga puno, normally pag malakas yung ulan, it helps them na yung tubig mag-go all the way through lang at saka hindi nabibigatan yung leaf ng plant. So hindi sila namamatay o hindi sila nalalanta o hindi sila nababagsak. So actually, mayroong purpose bakit may preparation ang mga leaves ng Monstera Deliciosa. So yun ang unang dahilan kaya napakasikat nila dahil sa kanilang looks at saka yung preparation nila, napaka-exotic nila at kakaiba sila sa mga ibang halaman na nakikita nyo normally. Secondly, kaya sila super sikat dahil napaka-easy nilang i-style pagdating sa home interior. So karamihan nakikita nyo sila sa mga magazines or kung mahilig ka talaga sa mga plants at isa kang plant collector, siguradong isa ang Monstera sa nasa listahan mo lagi. So pagdating sa styling ng Monstera, makakapag-create ka ng volume na kung iwanan mo sila na wild tulad ng ginagawa ko dito or pwede mo rin silang i-structure, ilagyan ng coco husk or anything that support them that they can climb tulad nung isang malaki sa likod. So there's different ways for you na pwede mo silang i-style sa loob ng bahay mo. Like I said, nakikita mo sila sa karamihan sa mga interior design ng mga magazines dahil easy nga silang i-flows depende sa style na gusto mong ma-achieve. Ang pangatlong rason kung bakit napaka-famous ng halaman na to is they're so easy going. Simple lang silang alagaan, hindi sila masyadong maselan, lalos na pagdating sa posisyon, pwede mo silang ilagay kahit saan. Pagdating sa watering, kahit na minsan makalimutan mo sila, hindi sila masyadong sensitive at hindi sila nagtatampo. Nag-uumpisa pa lang kayo sa mga pag-aalaga ng halaman. Isa to sa mga easiest plants to take care of. So, kahit na beginner ka pa lang, wala kang green thumb, okay pa rin sa inyo to dahil napaka-easy nila. So, next, pag-uusapan natin how to maintain them and water them. So, pagdating naman sa watering, guys, napaka-simple lang, no? Normally, what you can do is water them once every week. So, depende rin kung nasan lugar kayo. Normally, pag summer, ang ginagawa ko dito, once a week. At depende kung masyadong mainit. Tulad kami, nakatira kami sa London at pa-winter na. So, normally, ang ginagawa ko pag pa-winter na, every 2 weeks. Or minsan, depende rin. Chine-check ko yung soil nila. Lagay mo lang yung daliri mo sa soil. Tingnan mo kung masyadong dry na siya. Pag dry na siya, then it's time to water it. So yung mga yun, guidelines lang yun. Pero mas maganda pa rin na chine-check mo siya every time kasi depende rin kung saan ang posisyon ng plant. So kung halimbawang mas malapit siya sa bintana at lagi siyang naaarawan, so mas mabilis na matuyo yung halaman. Kung naman masyado siyang malayo sa window or malayo sa light, so hindi siya masyadong natutuyo. So depende kung saan rin yung posisyon. Keep checking it with your fingers and see if it's dry enough and then water it.
So pagdating sa watering, pwede mo silang buhusan lahat and then let it drain. Ayaw nila yung masyadong nabababad yung mga ugat nila sa masyadong basa dahil dun magkakaroon ng problema yung roots nila, magkakaroon ng problema yung ugat, which is called the root rot. So ang normally pag winawater ko sila, dinedrain ko lahat. So pwede mo silang i-water sa bathtub o kung wala kang bathtub sa paso, mga half an hour, mga 30 minutes, lumabas na lahat yung mga excess na water na hindi na nila absorb. Alisin mo sa paso yung tubig na yon para hindi sila mababad sa tubig. Dahil nga ang natural habitat ng mga to ay ang tropical rainforest, beneficial din sa mga halaman na to ang pagmimist or misting. So basically, ang gagawin nyo lang ay kuha kayo ng spray bottle, lagyan nyo ng tubig, and you mist the leaves so it makes it nice and shiny yung mga leaves nila. Gustong-gusto ko talaga pagdating sa mga plants na to, yung mga bagong tubo na tulad nito. Makikita mo yung gaano ka shiny at glossy ang mga leaves na to. And that misting will help you achieve that kind of like glossy look as well. At meron din akong tip para sa inyo guys. Kung minsan mapapansin nyo na hindi siya masyadong glossy yung mga dahon ng mga monstera nyo, ang pwede nyong gawin is gatas. So basically, isang kutsarita na gatas, mix mo siya with water, tapos ipahid mo lang siya sa mga leaves. So yon magiging glossy na agad yung mga leaves mo. At normally guys, dahil nga malapad ang mga dahon ng mga monstera, minsan mabilis silang dapuan ng alikabok. So ang gawin nyo lang, punasan nyo lang sila para at least nice and shiny again, at saka makakakuha sila ng mga nutrition galing sa araw pag malinis sila at nakakapasok agad yung sunlight sa mga dahon or pores nila. So pag-usapan naman natin kung paano mo iposisyon ang mga halaman na to sa bahay mo. So tulad ng sinabi ko kanina, napaka-easing alagaan ng mga to, at saka hindi sila masyado masilang kung saan mo sila iposisyon. Ang ayaw ng mga to is masyadong walang ilaw o walang masyadong sunlight. Pwede mo rin silang ilagay sa bathroom, pero maganda kung nasa bathroom sila na merong bintana yon na nakakuha sila ng sunlight. Ang ayaw lang ng mga to is super dilim talaga na hindi sila nakakuha ng sunlight. Makikita mo na malalanta sila o hindi sila magsusurvive for that long. At ang ayaw rin nila ay super na nakatapat sila sa araw dahil nga sa habitat nila na nasa rainforest sila, nasa ilalim sila ng mga malalaking mga halaman or mga puno. So nasya-shelter sila pagdating sa mga harsh sunlight. So hindi advisable na ilagay mo sila at itutok mo sila sa malaking bintana na super na namamagnify sila sa init ng araw. Best sa mga halaman na ito ay tinatawag na filtered light. So ano nga ba yung filtered light? So basically yung filtered light yung naarawan sila pero hindi sila masyadong nakatapat sa araw. Yung medyo off lang silang konti pero naarawan pa rin sila. So hindi sila masyadong nakafocus at na masyadong nabe-burn yung mga leaves nila. So ideally kung meron kayong east facing na window, mas maganda yon dahil pag sikat ng araw, maaarawan sila. At tapos kung meron din kayong west facing window, so ideally pag palubog na yung araw, naaarawan sila ng konti. So both of those positioning works for the Monstera deliciosa. Ayaw lang talaga nila yung very intense yung init ng araw, so avoid that at all cost kung ayaw nyong masunburn yung mga leaves nila. So pagdating naman sa fertilizing, ideally magandang i-fertilize sila yung paunti-unti. Kung gusto mo naman every 2 weeks pag growing season, which is spring hanggang summer. Pero pagdating sa winter, huwag mo silang i-fertilize. Okay guys, bago tayo pumunta sa mga fun facts or additional information, kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider subscribing, liking, and sharing. Makakatulong yun sa mga future videos na gagawin ko. At yeah, don't skip that ads! Huwag mong skip. Makakatulong yun seriously. And yeah, alam nyo naman, paggawa ng videos are not easy. So yeah, thank you if you already subscribed. Bam! Okay, additional information. Alam nyo ba na mga Monstera Deliciosa, meron silang mga fruits. Ano kasi yung fruits sa... prutas! Meron silang prutas na napakasarap daw. Unfortunately, hindi ko pa nakikita yung mga fruits ng mga Monstera Deliciosa in real life. Meron ako, this one, I have it, or we have it for about 3 years now, I think. Pero never ko siyang nakitang nag-fruit. So, maybe nakukuha mo lang sila pag nasa natural environment nila.
At another good information is, alam nyo ba na gumagawa sila ng mga furnitures or mga baskets sa mga ugat ng mga monstera. So, ginagawa nila na parang weaving baskets ang mga ugat ng mga to at mga iba-iba pang mga furniture na gawa from this plant, which is amazing, right? So that's it, guys. Kung tinapos nyo yung video ng to at nandito pa rin kayo, astig kayo, guys. I appreciate you. Super ganda ng mga halaman na to, lalo na tong monstera na finitured natin today. Super easing alagaan, super ganda niya, at napakasulit talaga, guys, pag napalaki nyo sila. So if you like this kind of videos, marami pa akong gagawin ng mga reviews tungkol sa mga halaman, dahil nga meron nyo kaming business. It's called The Wag Dondon. Check nyo yon kung hindi nyo pa alam kung anong ginagawa namin. And I will do a lot more videos when it comes to plants. So please, like I said, subscribe. And I see you on the next video, guys. Peace. 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 See you, guys. Peace.